What's up mga patid? Nagbabalik na naman si Boss Ducho at para sa video natin na to, ang topic natin it's the OBS version 28. Maraming mga nagtag sa akin dito kung okay ba to, mag-update na ba kami, gamitin na ba namin to. So ngayon guys, meron akong sasabihin sa inyong 6 advantage at 3 disadvantage. So bago mong pindutin yung update button dyan sa iyong OBS, sa iyong ginagamit, please, tapusin mo muna tong video na to para wala kang maging problema sa iyong pagla-livestream. So tara, umpisa na natin. Bago tayo pumunta sa ating topic, baka gusto mo ng mga high animated quality na streaming layout. Yung tipong lahat animated, yung alerts, ikaw lang ang meron. At ang pinakamaganda dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by OwnThatTV. OwnThatTV is a one-stop shop mall para sa lahat ng content creators and streamers. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na teams na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat, example the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwede mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na rin starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa OwnThatTV. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa OwnThatTV. Ayos, diba? Gaganda talaga ang iyong live streaming layout once na gumamit ka ng OwnThatTV. Napakadali nang pumunta dyan guys. www.ownthatgg.com/boss_lucio at meron kayong 50% off once na gamitin ninyo ang coupon code na Lucio. So balik na tayo sa ating topic, OBS version 28. Okay nga ba ang mag-update? Wala bang magiging problema ang isang streamer dyan? So first, umpisahan muna natin sa 6 advantage na napakagandang mga dinagdag ngayon ni OBS dito sa version 28. Number 1 natin, it's the webcam settings. So kung ikaw ay gumagamit ng mga webcam, napakaganda na itong features na to at sa wakas nilagay na ito ni OBS. Madalas na overexposure yung ating mga webcam, nababago lagi yung kanyang settings kasi syempre depende yan sa ating light condition. Minsan may madilim, minsan may sobrang liwanag. Kaya nagbabago-bago yung itsura natin pag tayo yung nagla-livestream. So ngayon sa version 28, once na ayusin mo yan or may sinet ka ng settings dyan, hindi na po yan mababago kahit po mag-reset ka ng iyong PC at buksan mo ulit ang iyong OBS Studio. Which is good, napakaganda nun dahil ako kagaya ko, marami akong experience na inayos ko yung kanilang OBS, pinaganda ko yung kanilang camera, naging high quality talaga at talagang lumabas yung gusto nilang mga kulay nila o itsura nila. Pero once na nag-restart na sila ng kanilang PC, bumabalik ito sa normal na settings ng kanilang webcam. So napakagandang features na ito para sa akin kasi less hassle po talaga kung ikaw ay magla-livestream na or ready na mag-livestream. Pangalawa, para sa mga AMD users yan o yung gumagamit ng mga AMD graphics card yan, ito na ang time natin para magsaya. Dahil this is the first time OBS Studio maglalabas na ng encoder na para talaga sa AMD. Napansin nyo ba, puro NVIDIA NVENC yung nakalagay sa ating OBS Studio para mapaganda yung ating encoder. Ngayon guys, magkakaroon na ng sariling encoder sa AMD at ito ang isa sa mga pinaka-inaantay ko. And tingin ko, isa rin to sa mga magiging game changer ngayon para sa mga naka-AMD user para mas ma-improve nila yung kanilang live streaming. So napansin nyo dito sa encoder ng OBS, laging nandito si NVIDIA NVENC. At sa AMD guys, ayan yung mga nakalagay, hindi mo maintindihan kung tama nga ba yan. At yung X264, it's yung ating processor. So ngayon mga patid, magkakaroon na dyan ng slot si AMD NVENC. Which is good para mas lalong mag-step up yung mga live streaming setup ng isang mga AMD users dyan. Kaya para sa akin talaga, this is a game changer para sa AMD. And sa wakas, OBS is doing it. Okay, so sa mga AMD users dyan, I think this is the game changer. Number 3, it's for the Mac user enhancement. So mga patid natin, kahit naman yung mga previous version ni OBS ay gumagana naman sa mga Mac product or the Apple products. Pero ngayon, ang kinagandahan, kung ano ang meron sa PC,
eh meron na rin ngayon sa Mac, especially sa mga M1 user dyan o yung mga mas lalabas pa. Mas pinaganda ngayon ang mga Mac version o yung mga Mac settings na meron sa isang OBS. Kaya tingin ko kung gamit mo ay isang Apple product, eh hindi ka na magkakaproblema dahil na-fix na po lahat ng most issue dito sa OBS Studio. Normally kasi yung mga common issue sa Mac dati, it's yung capturing ng game, capturing ng display, naglo-loco, the audio, hindi ma-perfect. Ang daming mga bugs mga patid natin pag ikaw ay gumagamit ng isang Apple product. Which is good, the version 28 again, it's doing it mga patid at napakaganda na siyang gamitin kung gumagamit ka ng Apple product. Kaya wala nang problema, for sure it's a game changer na or ito na ang time ninyo mga Apple user para makapag-livestream ng sobrang ganda. Number 4, audio application capturing o yung Win Audio capturing. Napakagandang features na to para sa mga walang audio interface o yung mga audio separation. Meron na ako dating ginawa na audio separation pagdating sa ating pagla-livestream. Halimbawa, you playing Spotify, you playing VODs, you playing live streaming, you playing Discord, and sabay-sabay lahat yan guys naririnig sa livestream, and then gusto mong kontrolin yung audio na umaandar dyan. Ngayon, fully integrated na ito sa version 28. Pwede mo nang ilagay or input dyan yung mga iba't ibang mga audio at pwede mo nang kontrolin yan ng gusto mong volume. Which is good na naman at napakagandang features niyan para sa walang pangbili ng mga audio interface o yung mga device para ma-separate talaga yung mga audio nila. Number 5, NVIDIA Broadcast. Ito ngayon guys, eh napakagandang features para sa akin dito sa version 28. Lahat is fully integrated na. Hindi kagaya sa mga previous version, eh kailangan mo pa itong i-download through plugins and then install sa iyong Windows or sa iyong machine. Pero ngayon, fully integrated na at napakagaganda ng nilagay nila ditong features, especially the noise removal and the echo removal. Para sa akin guys, napakagandang features niyan para sa wala pang budget pambili ng napakagandang microphone para sa kanilang live streaming. Pwede nang pagandahin dito yung noise background removal guys, samahan mo pa ng echo removal, samahan mo pa dito ng noise removal guys. Ang dami mga noise removal, ewan ko na lang hindi pa luminis yung boses mo dyan. Pero yun nga lang guys, syempre ito ay kakain sa ating mga machine. So dapat meron kayong magandang graphics card. So nasabi ko nang ito'y NVIDIA Broadcast. So means mga patid, kailangan nyo dito ng mga RTX series para mapaganda or magamit ng maayos yung features na yan. At ang isa pang maganda doon, fully integrated na rin yung kanilang NVIDIA background removal. So guys, wala na kayong i-download. Nandyan na po lahat. Automatic, mariremove na dyan ang inyong mga background guys. Instant! Once na kayo'y gumamit ng NVIDIA background removal. And number 6, para sa mga gumagamit ng OBS WebSocket, napakagandang features na to para sa akin. Para sa mga wala pang idea pagdating sa WebSocket, ito yung napakagandang paglalagay ng mga link o yung tamang paglalagay ng link sa ating mga OBS. Kung gusto nyo walang problema ang inyong mga alerts na kinukuha ninyo para sa mga third party website like the Streamlabs, Stream Elements guys, the WebSocket guys is napakagandang features niyan para talaga walang lag at accurate or real time yung mga alerts. At hindi lang yon, basta sa lahat ng link, napakagandang gamitin ng isang WebSocket. Ngayon, ang WebSocket na version 28, it's 5.0 na. Fully integrated na yan. Hindi kayo na magda-download ng plugins para lang magamit yan. Nandyan na po yan once na nag-update na kayo ng version 28. So Boss Lucio, mag-update na ba ako ng version 28? So ngayon, ito naman yung 3 disadvantage niya netong OBS version 28. So para sa akin guys, wag na wag muna kayong mag-a-update sa version 28. Yan ang ating number 1 disadvantage. Hindi dahil nagandahan kayo sa mga sinabi ko, eh nag-update ka agad kayo. Wag na wag muna kayong mag-a-update ngayong version 28 dahil OBS version 28 is still on beta. So kung gagamitin nyo na ngayon si OBS 28, eh baka magka-problema kayo sa inyong live streaming. Merong mga trend ngayon sa OBS Studio platform guys na hindi sila makapag-live stream at naglo-loco yung kanilang mga stream key dahil sa OBS 28. Like what I said, OBS 28 is still on beta, kaya wag muna kayong mag-update hanggat hindi pa nire-release yung official na OBS 28. Pangalawa,
OBS 28 is bye-bye na para sa mga Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista. Ito'y gumagana na lang sa Windows 10 at Windows 11 64-bit. Kaya kung ikaw ay gumagamit ng Windows 10 32-bit, the OBS 28 ay hindi na po magagamit para sa iyong machine. Kaya sa mga naka 32-bit dyan, may stock na po kayo sa version 27 guys. Dahil yung mga future or upcoming update pa ni OBS ay para na lang sa mga 64-bit user. So ulitin ko, if you're using a Windows 10 32-bit, kahit po na Windows 10 yan, hindi nyo na po magagamit si version 28. If ever naman napilit nyo siyang install sa inyong machine, hindi po siya magra-run ng maayos dahil 64-bit na po ang OBS version 28. Which is, para sa akin, nakakalungkot itong part na to dahil hindi naman lahat ng mga Pinoy or dito sa ating bansa ay merong pambili ng mga latest model PC ngayon. Majority ay gumagamit lang mga laptop or mga naunang laptop, the Windows 7 guys, Windows 8. Pero yun na nga lang guys, wala tayong magagawa. The update is update, mapatid natin. At syempre, sumasabay si OBS sa technology ngayon. And speaking of technology, the third part mapatid, ito actually hindi to disadvantage. Actually, advantage ito. Pero sinali ko to sa disadvantage kasi nga, paano kung wala kang magandang machine? Number 3 natin, it's the HDR 10-bit color supported. So mapatid natin ha, HDR 10-bit. Ulitin ko, the 10-bit features mapatid, eh napakaganda niyan pag-usapang color range. May enhance nito yung mga video, yung mga capturing ng live streaming natin. Kung ikaw ay audience at meron kang high-end phone, sobrang ganda na mapapanood mong detailed ng isang live streamer. Ang HDR, explain ko lang sa inyo, the high dynamic range, eh mga patid natin, sumasyat ito ng tatlo. Maliwanag, madilim at pinagsasama niya yan once na makuha niya yung isang pictures para sa scene na yon. So, halimbawa, madilim, maliwanag, pagsasamahin niya. So guys, so yun yung magiging equal ng isang HDR. At sama mo pa yan ng naka 10-bit color depth yan, di ba? Pero yun na nga lang, kaya ako siya nilagay sa disadvantage kasi mapatid natin, for sure, kakain ito ng resources sa ating mga machine. So kung wala kang high-end machine, for sure guys, yes, magagamit mo tong HDR na to, pero for sure, masusunog or magiging gastado ang iyong PC. So para sa akin, napakagandang features noon, pero hindi ko siya recommended gamitin dahil nga, majority of the Filipino users guys, or yung mga viewers natin, eh wala namang masyadong high-end smartphone, di ba? Or high-end PC. Kaya para sa akin guys, disadvantage siya. So yun lang mga patid natin, ang mga meron dito sa OBS version 20. Narinig nyo na mga patid natin yung mga magaganda at yung mga pangit. Like what I said, OBS mga patid natin is one of the streaming platform that the best talaga gamitin pag-usapang live streaming. Bukod na sa libre, talagang updated dyan yung mga developer para pagandahin yung kanilang software. Pero inuulit ko lang, huwag muna kayo mag-update hanggat wala pa kayo natatanggap na official update ng version 28. Dapat matanggal yung beta guys. Panatanggal na yung beta na yun, go, mag-update ka na. Pero may mga iba kasing mga PC ngayon, ang natanggap nilang update, it's the beta pa rin, kaya wag muna. Antayin yung maging official release, yung mga update sa inyong mga PC bago kayo mag-update para mawalan kayo ng problema. So that's it mga patid. Kung gusto nyo pa maging updated sa ating mga live streaming tips, tech tips, or PC build, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis Lear Tevez, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!